Kamusta kayo mga kamorgen? Makikita niyo yung tanong. Hindi ko nababasahin. Ito pong video na ginagawa ko na to is para sa inyong kaalaman lang. Kumbaga educational yung gagawin kong video, kaya sana huwag niyong bigyan ng mali siya. Ayan, kung makikita niyo yung pinaka-background ko, ito po ay picture ng patay na nag-erect o tumayo yung ari niya. Ngayon, ang tanong, bakit tumatayo pa rin? Kasi po, huwag nating kakalimutan na yung parte na yan is bahagi pa rin ng katawan ng isang tao, at yung parte na yan is mayroong mga ugat. Hindi po ba't ang procedure ng pagbabalsa mo is kinukuhanan ng ugat o ng artery at doon pararaanin ng formalin? Ngayon, kapag dumadaloy na yung formalin sa artery o sa ugat, dadaanan din yung parte na yon, dahil yun din po ay mayroong ugat. Dahil sa napupuno na po ng formalin yung artery, kaya yung mismong ari talagang nage-extend pa siya, kaya lumalaki o tumatayo. Pero yung pagtayo po niyan, hindi po yung parang sa buhay na tao, no? Paalala lang po sa inyo. Ngayon, kapag ka kinuhanan na ng dugo o inaspirate na yung dugo ng patay na nag-erect yung ari niya, yung pong mismong ari niya is babagsak din o mapipipis, dahil nga na kuha ulit natin yung dumaloy na formalin doon sa mismong ari niya. Nakuha man yung formalin doon sa mismong ari niya, yung po ay na-preserve na, kaya kahit natanggal na siya, wala pong magiging problema. At bigyan ko pa kayo ng karagdagang kaalaman. Kapag ka inaspirate o dinrain na ang isang patay na may ganyang senaryo, makikita mo yung mismong ari niya, talagang yung mga dinaluyan ng formalin o yung artery, yun lang talaga ang pumipipis, kaya bumabagsak yung mismong ganyan. Ayun, ayoko nang banggitin. At ayun, kung may tanong pa po kayo, kung talagang na-experience o na-encounter namin yan, gagawan po namin ng video para makapagbigay din kaalaman po sa inyo. Muli, maraming maraming salamat sa inyo mga kamorge. At ayun, nakalimutan ko pong banggitin pa, hindi po sa lahat ng pagkakataon kapag lalaki ang patay is nagkakaroon din ng ganyang senaryo. Kaya madalang po yung ganyan, kaya gumawa agad ako ng video ng ma-experience ko para makapagbigay kaalaman po sa inyo.